Sa kasagsagan ng pagulan kahapon sa bayan ng Asinggan, Pangasinan, nagulat ang ilang residente. Ang ulan kasi, mayroong kasamang yelo. Nangyari ito bandang hapon kahapon, October 15, ang mga yelo kasing laki ng holen. Ayon sa PAGASA, dulot ito ng thunderstorms na epekto ng easterlies. Sa umaga hanggang tanghali, ano, mainit siya. And then pagdating na ng hapon, yun nga, magkakaroon na tayo ng mga development ng mga cloudiness at yun nga, may mga thunderstorm tayo. Pero kahit bare months na, ramdam pa rin ang init na dala ng easterlies. Kaya si Aling Susan na laging lumalabas ng bahay, hindi nakakaligta ang magpayong para iwas heat stroke. Sa umaga, naghatid ng apo. Sa hapon, nagsusundo. Tapos, pag may pera, di mamalingki. Kasi sumasakit ang ulo ko pag nainitan ako. Pero ang ilang turista, dagsa pa rin sa Baguio City para makaiwas sa init ng panahon. Mahalumigmig siya, saka medyo malamig. Lalo na pag nasa lilim ka, kumpara sa baba talagang mainit doon, lalo na pag malapit ka sa dagat. Ngayong buwan ng Oktubre na itala sa Baguio City ang 25.2 degrees Celsius na pinakamainit na temperatura na naitala noong ikatatlo at ika-anim ng Oktubre. 16.8 degrees Celsius naman ang naitalang pinakamababang temperatura ngayong buwan. Dito sa Baguio City, talagang paiba-iba kung minsan ang lagay ng panahon. Pero sa nalalabing parte ng ating bansa, asahan pa rin ang mainit na panahong dulot ng easterlies. Pero tanong ngayon ng ilan, kailan naman natin mararamdaman ang malamig na panahong dulot ng hanging amihan? Bagamat nasa transition period pa lang ang bansa sa amihan season, hindi pa raw agad-agad mararamdaman ang malamig na panahong dulot nito. Kapag nakakita na tayo ng yung hangin mula sa northeast, so may mga nakikita na tayo dun sa satellite imagery na may mga hangin na mula doon. Ano? So pwede na tayong mag-declare kapag mayroon ng ganun. Lagi tayong nakakakita ng hangin mula sa northeast. Ano? Pero as of now kasi, easterlies pala yung nakikita natin. Dagdag pa ng PAGASA, inaasahang idedeklara ang pagpasok ng amihan sa pagtatapos ng buwan ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.